Kung magaling daw mag-research etong si Sasot, Sasroganda Sasot, dahil siya nga po yung nakadiskobre ng mga fake na scenes doon sa tourism campaign or ad campaign, magaling din naman daw mag-research etong si Governor Garcia. Ayun, normal yan eh, yung instinct ng nanay na ipagtanggol yung anak, kahit mali. Pero buti na lang talaga lumaki ako sa tahanan na yung mga magulang ko ay titimbangin sino ba ang may mali. Kung talagang tama po tayo, ipinagtatanggol tayo ng ating magulang. Totoo yan. Pero kung makitang mali, ay dapat matuto. Matuto tayo sa mga pagkakamali na yan. So dito sa kanyang pagtatanggol na ito, sa tingin ko lalong hindi matututo. Mantakin niyo ha, maraming nagdududa sa kakayahan ng ating DOT secretary. Marami po talaga. So ngayon, parang lalong naging kaduda-duda dahil nga eto po ipinagtatanggol ng kanyang magulang, ng kanyang ina. Ang ibig sabihin, hindi kaya ang sarili. Importante 'yon ha. Ipakita mo na kaya mo ang sarili mo. 'Di ba? Importante 'yon. So eto, grabe ang layo no ng ang layo ng binalikan nitong si Governor Garcia. Yun nga, etong It's More Fun in Switzerland. Tignan nyo naman yung picture, di ba? Makikita nyo na talagang old photo, matagal na ito, hindi pa tayo pinapanganak. 1951 eh, di ba? At siguro, sa dinami-dami ng slogan ng iba't ibang bansa, siguro naman ay nauulit, di ba, ang bawat slogan. Intentionally or unintentionally, walang problema. Ang naging problema ngayon, bukod syempre doon sa malaking iskandalo, na galing sa iba't ibang bansa yung mga scenes doon sa tourism campaign, bukod po doon, meron tayong mga kasabay na ganun din ang kanilang slogan. Love Cyprus, love Barbados. So sino ba ang nangupya? Eh syempre yung huli. Okay, ang nauna daw ay Cyprus, nangupya ang Barbados, at kinupya naman ang Pilipinas kung yun nga ang seste. Diba? Ang layo. Eto, Cebu Governor Gwen Garcia, in her attempt to defend her daughter, DOT Secretary Cristina Fresco digs a 1951, 70 plus years ago, tourism campaign of Switzerland, which the Pinoy admin used. It's more fun in the Philippines. Yon. Grabe. At siguro, tinulungan din siyang ipakalat ito, syempre, ng mga dumedepensa kay Fresco. Ito yung nakakalungkot dito sa atin talaga, ano ho? Yung mali, yun pa yung sinusuportahan eh. Ang dami po ngayong sumusuporta. Kung noon at meron nga talagang nagawang mabuti, in 6 months etong DOT secretary, edi sana nag-voice out etong mga senators, yung ibang congressman na sila ay or pinupuri nila at sinusuportahan nga eto si Fresco. Pero ngayon lang naglabasan na pinupuri. After all na nangyari to, sa kanyo papupurihin, ano ba kayo? Diba? Nakakalungkot. Pero ganun siguro talaga ang ating ang kalakaran dito sa atin. At ang hiling lang natin, sana talaga umayos, sana talaga mag-heal yung ating bansa. Dahil, nako, palala ng palala po talaga. Diba? Malungkot at masaklap na katotohanan.